Nagmamadaling dinala ni Zyler ang dalaga sa klinik para ihiga ito doon at pamonitor ng daddy niya. Lagot na naman siya nito. Inis na napasabunod siya sa kanyang buhok. This damn woman, of all the people that could work with me, siya pa talaga? Inis itong sabi sa sarili. Boss, nandito na po ang daddy niyo. Ang bodyguard niya ang nagsalita. Agad na tumabes si Zyler. Dad, she passed out. Pagpapaliwanag ni Zyler. Oh, isn't she familiar to you? Pag-uusisan ng daddy nito na tila sinusubukan siyang hulihin kung i-deny sa akto ang krimen na ginawa niya. Madalas kasi siya kung pagsabihin ng daddy niya na itigil lang pambababae para makaiwas siya sa gulo na dala ng mga ito. Pero matigas pa rin talaga si Zyler. Walang makakapigil sa kanya. She was the girl at the guest room, Dad. Sagot ni Zyler habang hindi nakatingin sa daddy niya. I will run some tests to her and I want you to go back to your supposed to be meeting. Pagkatapos ay bumalik ka dito. She is your employee from now on, son. You need to check on her. Napalunok si Zyler. Damn! Why does it have to be me? Matanda na babaeng yun. Kaya na niya ang sarili niya. Dad, wala bang pamilya niyan? Pabalang nasagot nito. Sinamaan siya ng tingin ng daddy niya. At sa puntong iyon pa lamang, alam na niya na kailangan itong sundin kahit nabagman sa kalooban niya. Fine! He answered angrily as he walked out of that clinic. Napailing-iling na lamang ang daddy niya. His dad is a doctor at sa kanya nito ipinasa ang pagpapatakbo ng kumpanya dahil gusto na lamang nito na mag-focus sa pagiging doktor niya. Pagkatapos sa isang oras ay nagising na si Amber. Madalas kong sumakit ang ulo niya this past few weeks. Nahihilo rin siya at iniisip niya na baka dahil lang iyon sa pagod. Good morning, miss. Bati ni Dr. Zeki sa kanya. Dahan-dahang tuluyang iminulat ni Amber ang mga mata niya. Doc? She uttered. I have run some tests to you and please don't be shocked with the results. Kinabahan agad si Amber. Namumutla pa siya ngayon habang nakahiga sa clinic bed. Ano po yun? You are a month pregnant, miss. Halos hindi magawang kumarap ni Amber sa mga ipinagtapat ni Doc. Sa kanya, mahigpit siya napakapit sa kumot na nakabalat sa kanyang katawan. Hindi niya na namalayan ang pagpatak ng mga luha sa pisngi niya. Ang isang pagkakamali niya ay nagsanga-sanga at tagbunga pa ang pagkakamaling iyon. Napahigpit na ng tuluyan si Amber. I know you, Miss Conception. You are behind the viral photos on the internet with my son coming out from the same room. Pagpaprangka ng doktor. Hindi nakasagot ang dalaga. Iniiwas niya ang kanyang tingin habang patuloy pa rin ang pag-agos sa mga luha niya. Anak nyo, ang bastos na yun? Mapait na sagot niya. I can make every single photo of you disappear online. I can also help with all your finances with the child since it is the child of the CEO, my very own son. Hindi, ayoko magkaroon ng utang na loob sa inyo. Please think about my offer, Miss Conception. Napasmirk si Amber habang may luha pa rin ang mga mata niya. At ano ang kapalit? You have to marry my son, Zyler. Pag-isipan mong mabuti, Miss Conception. Ayaw mo bang may managot sa batang dinadala mo? Ayaw mo bang bigyan niya ng magandang buhay? Gusto mo ba magkatpatigas at buhay ng bata mag-isa na halos isang kahit isang tuka? Hindi nakaimik si Amber. Naiipit siya sa pagitan ng pakikipagtali kay Zyler para mabigyan ng magandang buhay ang anak niya o ang paninindigan ng pride niya. Hindi rin niya alam. Mababalo na siya sa kakaisip. I can't wait for your decision. Just tell me kung nakapag-decide ka na. Tatanggapin ko. Pagdidiin niya. Bahala na. Nilunok na niya tuloy ng pride niya para lang sa magiging kinabukasan ng anak niya. Para na rin malinis ang pangalan niya. Pero handa na nga ba siya? Handa na ba siyang itali ang sarili niya sa isang lalaki na hindi niya naman mahal? At hanggang ngayon si Tristan pa rin ang laman ng puso niya. Kinahapunan, pinatawag ni Dr. Zeki ang anak niyang si Zyler para ipagtapat na dito ang katotohanan base sa lumabas sa results kay Amber. Dad, bunga ni Zyler na makabalik sa klinik. Wala na doon si Amber at maagang pinauwi ni Dr. Zeki para makapagpahinga dahil alam din pala nito ang stress na pinagdadaanan ni Amber sa trabaho gawa ng mga office mates nito. Ramdam niya agad ang pagiging seryoso ng mukha ng daddy niya. Diretso itong tumingin sa kanyang mga mata. Ni hindi man lang siya nito pinaupo bago siya nagsalita. Amber is pregnant. Pagtatapat ang daddy niya. At ikaw ang ama. Dugtong pa rito. Natawa si Zyler. Dad naman. Stop this joke. Isang gabi lang may nangyari sa amin. Buntis na kaagad siya. You've got to be kidding me. Who knows, that woman is a whore. Baka nga hindi akong ama ng dinadala niya, Dad. Huwag kang basta-basta magpapaniwala sa kanya.
Shut up, Zyler. My man has been investigating her for almost a month now, since her issue with you happened. I managed to clean up the mess you got herself into. At siyang napuruhan kaya ngayon, kailangan mong panagutan ang ginawa mong kabalbalan. Isa pa, dugong Vandross ang daladala niya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Zyler sa mga narinig niya. What is he going to do now? Does this mean hindi na siya makakapambabae? No, hindi pwede. Pagprotesta niya sa isipan. At papaano kung umayaw ako, Dad? Alam na alam niyo naman na ayaw ko matali sa kahit na sinang babae. Never! Ni hindi pa nga ako nagsasawa sa pamababae tapos magpapatali na ako sa kanya? Imposible! Then I will pull out your inheritance. Wala ako ni isang kusing na ipamamana sa'yo. Think about it, son. Sarcastic kong sagot ang daddy niya. Alam niya na kapag nasalita na ito, hindi na magbabago pa ang isip nito. Wala na makakapagpabago pa sa isip ng daddy niya. Kapag nagdesisyon ito, yun na yun at wala nang mauwian. Mariin siyang napas sa bunot sa kanyang buhok. Damn it! Fine, I will marry that woman. Tingnan lang natin kung hindi siya magsisika pag natalin na siya sa akin. Na makauwi na sa kanila si Amber, halos mapatulala pa rin ito at di makapaniwala. Hindi pa rin magsingkin sa utak niya na nagdadalang tao siya. Nagbunga ang kasalanan ng gawa niya. Hindi niya alam kung dapat pa siya magpasalamat na isang kilala at makapangyarihang tao nakabuntis sa kanya o mas lalo lang iyong magbibigay ng sakit ng ulo sa kanya. Isang simpleng buhay lang naman ang gusto ni Amber, pero ngayong mukhang matatali na siya sa isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niya na tanggapin ang alok ni Doc Seki. Iyak pa rin siya ng iyak. Nasasaktan siya. Kung hindi siya gumawa ng mali, di sana kasal na sila ngayon ni Tristan. Di sana namumuhay na siya kasamang lalaking pinangarap niya at hindi ang isang babaerong Zyler Vandross ang pakakasalan niya. Napakurap-kurap siya nang maamoy ang pagkain na galing sa maliit niyang kusina. Doon niya lang naisip na baka may ibang tao sa bahay niya. Pero hindi na siya nagulat o kinabahan pa doon. She knows that it is Selena. Ito lang naman ang madalas dumalaw sa kanya sa bahay. Sinamaan siya nito halos sa lahat. Pinuntahan niya si Selena sa kusina at hindi nga siya nagkamali. Matamlay ang mga mata niya nang inilaan niya ito. Nag-abala ka pa talaga, Selena. Nagulat si Selena sa bigla nitong pagsalita. You are just in time. Pinagluto na kita ng dinner. Ano? Tara, kain? Salamat ha. Maikli at tipid na sagot niya. Namumutla pa siya. She looks tired and weary. Bakit ang tamlay mo? May nangyari ba? May nambuli na naman ba sa'yo? Tell me, I can report them to Tita Zyler. Tila galit na sagot ni Selena. She is protective kahit on pa. It seems like she got a sister in Selena's form. Mapait na napangiti si Amber saka kumawala ang luha sa kanyang pisngi. Ano nangyari? Tell me. I'm pregnant. Nauutal na sagot ni Amber saka dire-diretsyon tumulo ang luha niya. Wala nang nakapigil pa dito. Gusto niyang pigilan ng paghikpi niya pero wala. Kusa na lang itong kumawala sa bibig niya. Napatakip ng kanyang bibig sa Selena. She gasped. What? Sino ang ama? Kinala mo na ba? Nauutal at naiiyak ang tanong ko. Tumangot ang ulam si Amber. Ang CEO ng kumpanya. Ang anak ni Doc Zeki. Namilog ang mga mata ni Selena at hindi makapaniwala. Hindi siya pwede magkamali ng dinig. She heard it right from Amber's mouth. What the hell? Si Zyler? Ang pinsan ko? Gulat na gulat itong tanong. Napabugan ng tuluyan sa Selena ng hangin. Oh no, you are doomed now. Zyler is a Casanova. Parang sa Selena ang gustong maiyak sa sitwasyon ni Amber. Pero nandito na at wala na sila magagawa kundi tanggapin ang lahat na nangyari. What about Tristan? Hindi man na ba talaga susubukan ko usapin pa siya? Biglang tanong na Selena. Napailing-iling na lang sa kanapayo ko si Amber. Ano pa ba ang magagawa niya? Hindi nga niya malapitan si Tristan kahit na makailang beses na niyang sinubukan. Mas lalong pinamukha sa kanya ng mommy at ng angka nito na hindi siya karapat-dapat sa anak nila. Mas lalo nilang pinatunayan sa kanya na isa siyang basura. Basura na dapat itapon at hindi na kailangan pulutin pa. I still love him. Pero sa tingin ko, kailangan ko muna isipin ang ikamabuti ng anak ko. Naming dalawa. Sumasakit na rin ang ulo ni Selena. Anong sabi ni Tito Zyler? How did you know that Zyler is the father? Humugot muna ng malalim na bunto hininga si Amber bago siya magsimulang magkwento. Si Doc Zeki ang nag-conduct ng test sa akin. Ang sabi niya matagal na rin daw niya ako na pa-background check. Mabait si Tito Zyler. I bet he offered help to you. Mahigpit na napahawak si Amber sa kubyerto sa kanyang kamay.
Hindi ko alam kung tulong ba talaga iyon, pero kailangan kong pakasalan ng boss ko. In that way, sabi niya mapapalaki kong anak ko na may magandang buhay, tsaka malilinis ang pangalan ko. Kailangan kong magpakasal kay Sir Zyler sa Rina. Maging sa Selena ay nadadalawang isip na rin kung dapat pang tanggapin ni Amber ang pagpapakasal kay Zyler. Kilala niyang babaero ang pinsan niya. Wala nagtatagal na babae dito, tsaka parang trial card lang para sa kanya ang mga babae. After ilang days, bago na naman ang pinagkakasawaan ito, kaya kahit pinsan niya ito, hindi niya maiwasang mag-arala para kay Amber. Pumayag ka ba kay dito, Zyler? Napalunok ng laway si Amber. Kapit sa patalim niya ito kung maituturing. She has a choice, but Doc Zeki offer is better. Kung kinakailangan isakripisyo niyang pansarili niyang kasiyahan para sa magiging baby niya, gagawin niya nang mabigyan niya lamang ito ng magandang buhay. I did. So tinatanggap mo magpapakasal kay Zyler? Hindi makapaniwalang tanong ulit ni Selena. Tumangot ang wala mang si Amber. Bukas nilipat na ako sa kanila. Ang bilis naman. Hindi ako mahindian si Doc Zeki. Gusto niyang masigurong magiging ligtas ang magiging apo niya. Mabuti na lang talaga at mabait si Doc Zeki. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi na nanagot pa si Zyler sa bata. Ngayon niya lang napag-alaman na babaero pala ito. Kung minamalas nga naman siya, oo. Kinabukasan, maaga nag-empake si Amber. Daladala niya muli ang mga gamit niya pababa ng kanyang unit. Mag-aabang na sana siya ng taxi nang biglang napansin niya ang isang puting kotseng nakapanada sa labas ng inuupahan niyang maliit na apartment. Kunot noon niya itong sinulyapan. Kaninong kotse ba itong nasa labas? Mukhang mamahalin. Malamang border ang may-ari. Aniya sa isipan. Hindi na lang niya ito masyadong pinansin. Halos lumawa na lang ang mga mata niya na makita niyang nagbukas ang pinto ng kotseng iyon, saka iniluwa ang CEO nila, si Zyler Vandross. Hindi niya may paliwanag pero biglang sobrang naging mabilis ang tibok ng puso niya. Aba, Amber, kalmahan mo lang. Boss mo yan. Gwapo lang yan pero babaero. Suway niya sa isipan niya habang nakapako ang tingin niya kay Zyler na nakatulala. Ano? Are you just going to drool over my handsome face o sasakay ka sa kotse? Gusto mo ba buhatin pa kita? You don't even look like a princess. Not even my type. Naningkit ang mga mata ni Amber sa sinabi nito. Ang lakas mo din naman talagang ma-insulto, ano? Correction. Address me with sir because I am still your boss. Pagdidiin ni Amber. Wala akong pakialam. Hindi kita boss sa labas ng kumpanya. Ang dami mong satsat. Kung hindi ka sasakay, bahala ka maglakad mag-isa mo. You are wasting my damn time. Irritableng sagot ni Zyler sa kanapasalya pa sa kanyang orasan. Naginit naman ang ulo ni Amber. Anong sabi niya? Paglalakarin niya ako? Aba, bastos to ah. Akala mo naman hindi niya anak tong dinadala ko? Visit na to? Protesta niya sa isipan. Inis na inis si Amber habang nasa loob ng kotse. Buhay pa siya pero sa sobrang inis na nararamdaman niya, para siyang nasa impyerno kasama sa Satanas na ngayon ay nagmamaneho ng sasakyan. Sasakay rin naman pala. Andaya pang sinasabi. Kala mo naman kagandahan. Reklamo ni Zyler. Pero deep inside, inaamin niya na nagagandahan siya kay Amber. Gusto rin niya talaga itong asarin. Well, wala rin naman siyang balak na seryosohin ito kaya why not pagtripan niya na lang. Hoy, hindi ako bingi. Narinig ko yon. Nang makarating si Amber sa mansyon ng mga Vandross, tira na numbalik na naman lahat ng mapait na nangyari sa buhay niya, mahigit isang buwan lang ang nakalilipas. Di niya inakala na isang simpleng pagkakamali na yon, mababago na napakalaki ang buhay niya. Isang buwan lang ang nakakalipas pero para sa kanya, sobrang dami na nangyari at sa isang kisap mata, nawala ang lalaking pinakamamahal niya. Naalala niya ang bawat sulok ng mansyon, kung saan ginanap noon ang party. Naalala niya kung gaano siya parang tangang nagpakalasing. Naalala niya kung paano niyang pinasok ang kwartong sumira ng kasal niya. Dapat, wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Everything is her fault. Hindi niya namamalayang napaluhana pala siya. Natigil na si Zyler nang mapansin niya na hindi na nakasunod sa likuran niyang dalaga. Nilingon niya. Ano? Magdadrama ka na lang ba dyan? Puno niya rito. Mabilis sa pinunasan ni Amber ang mga luha niya na tinatraidor siya ngayon. Ayaw na niyang umiyak. Akala niya naubos sa isang buwan ang luha niya pero parang wala pa yun sa kalahati. Inis niyang tinignan si Zyler. Napakawalang puso talaga na isang to. Na hindi mo lang siya tinanong kung okay lang ba siya. Kumukulo ang dugo sa kanya ni Amber pero kailangan niyang kumalma. Humugot siya na isang malalim na lakas ng loob para sumunod dito. Kanina pa naghihintay si Dad. Ako naman ang mananagot dahil dyan sa kaartehan mo. Andaya mo pang arte sa katawan.
Hindi na sumagot pa si Amber. Ngayong nasa pamamahe siya ng mga Vandross, kailangan niyang lumugar. Hindi siya dapat basta-basta na lang makikipag-argumento kay Zyler dahil alam niya na wala rin naman siyang laban dito. Isa itong Vandross at siya, isang hamak lang na disgrasyada. Good morning to the two of you. Bati ng daddy ni Zyler na si Doc Zeki. Dad, since nandito na siya, can I go now? Tila atat na wika ni Zyler. Kanina pa kasi siya nababagot. He doesn't find Amber thrilling at all. Hindi tulad na iba niya mga babae. You can't. May kailangan pa akong sabihin sa inyo. Sir, diretsahin niyo na po sana ako. Gusto ko na po magpahinga. Okay, let me get things straight to the two of you. Next week will be your intimate wedding. Gusto kong pag-aralan niyo magkasundo ang isa't isa bago ang nakatakda ninyong kasal. Although it is an intimate wedding, all of our relatives na may dugong Vandross ay dadalo. Mind you, Zyler, they know you as a Casanova at akala nila nagbago ka na ng tuluyan dahil kay Amber since you two are marrying now. Kaya kung may plano ka mga mambabae ng mambabae, I would not tolerate it. Do you understand? Gigil na nagdagay sa mga bagang ni Zyler. No girl means life is not fun at all. Yun ang pinaniniwalaan niya. Mas madaming babae, mas masaya. Mukhang mahirap naman yung ubod ng sama na ugali. Mahirap mangyari yung gusto ninyo. Hindi ko alam kung paano pakikisamahan ang anak niya. Nagsalubong kagad ang kilay ni Zyler sa sinabi ni Amber. Nilapitan niya ito. And do you think I like that attitude of yours? Napaka-arte mo. Ikaw na nga tong iniaangat sa laylayan, ikaw pang choosy. Nainsulto si Amber sa mga narinig niya. Napakayom siya ng kanyang kamay at pilit na bumuntong hininga para pahabain ang pasensya niya. Kung pwede niya lamang suntukin itong si Zyler, kanina niya pa ginawa. Kung basagin ko kayang itlog nito, tingnan ko lang kung hindi siya mapatalon. Aniya sa isipan. Zyler, watch your mouth. Anak mo ang daladala niya. Kaya pag-aralan yung pakisama ng isa't isa kahit para man lamang sa bata. So why ni Doc? Naagad nakapagpatahimik sa binata. Ginalaw ni Zyler ang panga niya para humugot ng pasensya. Labag talaga sa kalooban niya ang mga usaping kasal. Pag-usapan na lang ang business, wag lamang ang kasal dahil kahit kailan, wala ito sa vocabulary niya. Seryosong tinignan ni Doc Zeki ang dalawa. Dito ka natitira simula ngayon, Amber, hanggang sa may kasal kayo ni Zyler. We will clean up the mess you've got yourselves into by doing this. For sure, hindi mag-iinit ang mga mata ng mga tao sa inyo, lalo na sa iyo, Zyler, because you are a public figure. Kilala ang pamilya natin kaya bawas-bawasan mo na mga kagaguhan mo. Pagbabanta pa nito sa anak niya. Napasingap na lang si Zyler. Hindi na niya nagawang sumagot pa. May masasagot pa ba siya sa daddy niya? Kapag nagsalita na ito, kakabahan na dapat siya. May iba ka pa bang sasabihin, Dad? Sarkastikong sabi nito. Wala na, pero ihatid mo si Amber sa magiging kwarto niya. Assist her in her needs inside the house. Kailangan mo maging responsable dahil magiging daddy ka na soon, Zyler. Napayoko si Amber. Paano niya masusuksok sa kokote niya na ito na ang realidad ngayon? Na hindi ito ang pangarap niya. Hindi ito ang plano niya. Dahil ang kaisa-isang lalaking nais niyang pangakuan ng panghabang buhay, hindi na siya tinanggap at hindi niya ito masisisi o mapipilit man lamang. Is this a favor or... This is rather a command, son. Na lang si Zyler. Saka kinuha ang mga dalang gamit ni Amber kahit labag yun sa kalooban niya. Enjoy your stay here at the Vandross Mansion, Miss Concepcion. I am glad that you will soon be part of the family. Kung minalas man si Amber sa halos lahat ng bagay, masasabi niya naman kahit papaano na sinwerte siya kay Doc Zeki, lalo na sa pagiging supportive nito. Tama nga narinig niya patungkol dito. Mabait si Doc Zeki at mukhang hindi nga ay namanan ang anak ng si Zyler na walang ibang iniisip kundi ang sarili lang. Next time, don't carry too much things. Hindi ka naman si Wonder Woman. Inis na singhal ni Zyler habang hindi maganda o gaga sa mga bagahe ni Amber. Ano bang pakialam mo kung anong gusto kong dalhin? Gamit pa talagang lahat ng to o basura? Reklamo pa ni Zyler. Gustong gusto na talaga itong suntukin ni Amber habang nakatalikod to, pero pilit niyang pinipigilan ang sarili niya. Nakaka-high blood talaga ang animal na to. Kung anong kinabait ng ama ay kinasinma ng ugali niya. Protesta ni Amber sa kanyang isip. Napausangot si Amber habang nilalagay sa kanyang malaking walk-in cabinet sa loob ng kwarto ang mga damit niya. Anong sabi niya? Mga basura lang tundala ko? Busy talagang lalaking yun. Manganganak yata ako sa kanya na wala sa oras. Inis na aniya sa isipan habang iniisa-isa ang mga damit na daladala niya. Masyado malaking kwarto para lang sa kanya. Masyadong malungkot.
Napakalungkot naman talagang mag-isa sa ganito kalaki at kagarang bahay. Pakiramdam niya'y mabibingi siya sa katahimikan nito. Ilang sandali pa'y nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Ma'am Amber, kakain na raw po. Tara na po sa baba. Yaya ng isa sa mga katulong. Alam niya agad iyon dahil ang mga katulong lamang ang nagtatawag ng ma'am sa kanya. Kahit pakiramdam niya hindi naman siya karapat dapat tatawagin ng ganun. Para sa kanya, parehas lang sila mga ordinaryong tao na walang mataas na antas sa lipunan. Napatigil siya sa pagtutupin ng kanyang mga damit. Opo, manang. Susunod po ako. Salamat. Maaga pa sagot niya sabay buntong hininga. Hindi niya gusto makasamang kumain sa isang hapag si Zyler. But does she have a choice? Wala. Wala siyang choice kundi makisama kahit nasuntok sa banyata mangyari na magkasundo silang dalawa. Na makamabasi, yakamuntik pa siyang maligaw. Sa sobrang laki ba naman ng bahay, hindi niya alam kung saan dadaan. Bahay pa ba talaga ito o labyrinth? Wika pa niya sa isipan. Mabuti na lamang at may nakasalubong siyang isang katulong. Mapapanot na yata siya kakaisip kung saan daan. Manang, sandali po, hintayin po ninyo ako. Aniya sa kasi nagpatakbo punta sa kinaroroonan nito. Naku ma'am, huwag kayong tatakbo. Diyos ko, yung bata po ingatan ninyo. Tila ninenervyos na wika na matanda. Ay, oo nga pala. Halos makalimutan ni Amber na isang buwan na nga pala siyang buntis. Hindi pa kasi niya masyado maramdaman dahil medyo may kaliitan at hindi pa halatang buntis siya. Pero tama nga naman ito. Kailangan niya mag-ingat dahil isang masela na usapin ang pagbubuntis. Mag-iingat po kayo. Ingatan niyo po ang bata at baka malagot po ako kay senyorito. Oho, bakit? Nagtatakang tanong niya. Binili niya po kasi sa amin na bantayan ka, ma'am. Kapag may nangyari daw po kasi sa inyo, damay ang bata at pati siya'y malalagot. Yun naman pala. Kala naman ni Amber concerned na si Zyler o ano? Ayaw lang palang madamay siya kapag nagkataon. Napanguso na lang tuloy siya ng tuluyan at halos sumayad na nga ang uso niya sa lupa habang nakasunod siya sa katulong papuntang kusina. You are finally here. Thanks for joining us. Ito ang pinakaunang dinner natin together, Miss Concepcion. Ang daddy ni Zyler ang nagsalita. Nahihiyang napatango-tango na lamang ang dalaga. Maraming salamat, Doc. Maupo ka. Enjoy the food. We have prepared healthy foods especially for a pregnant woman like you. Si Zyler ang namalengke niyan. Tila nabingi si Amber. No way this man is going to buy groceries. Aniya sa isipan. Wala sa mukha ni Zyler na mamimili ito, no? Nuknukan ba naman ang arte? For sure magdamag ito nagre-reklamo sa grocery store. Po? Mukhang mahirap namang paniwalaan. Sarkasik kong sagot niya sa kape ng dilata ng mga mata si Zyler. He just smirked at her. As if gusto ko itang ipamalengke. I was forced to. Padabog na sagot nito. Labag sa kalaoban naman niya talaga ang pagbili ng groceries kanina. Pero dahil daddy niya nagsabi, wala siya nagawa kundi sumunod. Takot niya lang ano? Zyler, lower your voice. Nasa harapan tayo ng pagkain. Maotoridad ni Ani Doc Zeki. Natikaw ang bibig ng binata saka inis na lang siyang humiwa ng steak saka kumain. He did not eat alike like the usual serving na pagkain niya. Wala lang talaga siyang gana ngayon. Lalo pa kapag naalala niyang sinabi ng daddy niya na hindi niya siya nito hahayaan ang mga babae. Ha, as if. Mabipigilan niya ako sa lahat ng bagay. Pero sa pambababae, I can find ways. Aniya sa isipan habang ibinubuhos ang lahat ng sama ng loob niya sa steak. Balak mo bang gawing giniling ang steak? Durog na. Pura ni Amber. Paki mo. Ikaw nga, padahon-dahon ka na lang dyan. Pag-iingit ng binata sa kanya. Napatingin tuloy si Amber sa mga dishes na nasa harap niya. Ibang dishes ang kinakain niya. Halos lahat ay may mga berdeng kulay at kaunting meat. Hindi na masama, dalalata namang susyanin ng pagkakaluto at isa pa sanay naman siya ng gulay. Mamahalin nga lang itong gulay na nasa harapan niya ngayon at minsan niya lang matikman kaya hindi siya dapat mag-aksaya. And so, masarap pa rin naman at para din naman to sa magiging anak ko. Tinignan siya na masama ni Zyler. Anak ko. Anak niyo pareho. Can you two shut up? Para kay mga aso at pusa kung magyabangan. You are of age now. Kaya nga ninyo nagawa ang bagay na yun. So better quit arguing and build a stronger relationship with each other. Natahimik silang dalawa. Gustong masukan nilang pareho sa pinagsasabi ni Doc Zeki. Hindi nila masikmura ang mga sinabi nito. Para na rin silang sinuka ng isa't isa pero kinain pa rin kapag ganoon ang nangyari. Malabo. Malabo sa ngayon na mas maging close silang dalawa. Never! Hindi ma-imagine ni Zyler lalo na ni Amber na mangyayari ang araw na yun. Napatayo silang dalawa. Never! Sabay pa nilang sigaw.
Napailing-iling na lamang si Doc Zeki sa katigasan ng ulo nilang dalawa. Hindi niya alam kung paano niya pagdidikitin ang mga ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para maging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Lalo pa kayong nasa isang bahay na sila. Mas malaking chances na magkaayos sila pero mas malaki pa rin talaga ang chances na magkaroon sila ng mas malaki pang away in the near future. I said shut up, singhal ni Doc Zeki. Mas nakakatakot pala talaga magalit ang mga mababait. Sumisigaw na lamang bigla. After a few seconds, balik na agad sa pagiging kalmado ang doktor. Wala lang, gusto niya lang talagang takutin ang dalawa at mukhang effective dahil pareha silang namutla. From now on, ikaw Zyler, you need to take care of the things na kailangan ng magiging asawa at anak mo. Kailangan niya ng alalay sa pagbubuntis niya at ikaw yun. Gustong takpan ni Zyler ang tenga niya. Hirap na nga siya makisama kay Amber, lalo pa kaya kapag umalalim na siya rito. Eh di mas lalong magulaw ang mundo nilang dalawa. Dad, I am newly appointed CEO. You think I can take care of both? How about the company? Of course, you can take care of the company while taking care of your soon-to-be wife. Di mo naman kailangan maging nasa tabi niya 24/7. Napatiimbagang ang binata. Hindi siya nakasagot. Actually, sir, kaya ko naman po ang sarili ko. Hindi naman po ako disabled. Hindi rin naman po ako sakitin. I can surely take care of my own. Isa ka pa, Amber. Yung pride mo ang isa sa maglalagag sa'yo. Why don't you just sit as we do the things for you? Para ito sa ikabubuti mo at na magiging anak mo sa isang Vandross. Every Vandross blood is a gift. Hindi namin yan dapat aksehin dahil sa dugong Vandross. Wala halos nakakabuo. Most of our relatives are sterile kaya ngayon, naintindihan mo ba kung bakit ganun na lamang kung habulin ang dinadala mo? Napatulala na lang si Amber habang pilit na pinagsisinkin sa kokote niya ang lahat. So pinagpala pa rin talaga si Zyler dahil nabuntis niya ako, ganun ba? Pagkatapos ng lahat-lahat, they still do consider this pregnancy as a gift dahil bihira lang makabuo ang mga Vandross. Wow, pambihira! Hindi makapaniwala si Amber sa mga natuklasan niya. Kinaumagahan, maagang nagayos si Amber para pumasok sa trabaho. Maliit pa man din ang tiyan niya, kaya pa niya magtrabaho. Pakaramdam niya kasi magkakasakit siya lalo kapag namalagi lang siya sa bahay na walang ginagawa. Better go to work na mapakinabangan naman siya ng mga Vandross. Pagdating doon, halos suriin na naman siya ng tingin ng mga kasamahan niya sa trabaho. Mula ulo hanggang paa kung makatingin ito sa kanya. Akala niya makakaligtas siya sa mga mapanmatang mga tingin ng mga ito. Pero nagkakamali siya. Hindi na nga yata sila natatapos sa pangungutya sa kanya. Wala bang katapusan ng lahat ng mga ito? Ang kapal talaga ng mukha niya, no? Pagkatapos ng duruduruin ng CEO natin na nakaraan? Papasok siya dito na taas noo at parang walang nangyari. Oh my gosh, nakakahiya! Sabi ng isa. Oo nga, Dai, makapal talaga. Ewan ko nga rin kung bakit ganun lang ang lakas ng loob niya na pumasok pa pagkatapos ng lahat-lahat. Dinig pa rin niyang sabi ng isa sa mga kasama ng babae na pinag-uusapan siya. Nakasalubong ang isa niyang kasamaan sa opisina. Medyo kinakabahan na naman siya, lalo pat pasan-pasan na naman ito ang sandamakmak ng mga papeles habang nakangisi na masama sa kanya. Iba ang kutob niya rito. Mukhang siya na naman ang paggagawin ng lahat ng mga iyon. Ahem! Wika ng babae na katrabaho niya. Tumigil ito sa paglalakad at tuminto sa kanyang harapan. Natigilan si Amber. Ano ba ang iniisip nito? Aniya sa isipan. Tatalikuran na sana niya ito pero bigla ito nagsalita. At saan ka pupunta, whore? Ikaw nang gumawa nitong mga paperwork sa to. Total kasing kapal naman ito mukha mo. Hindi nakagalaw si Amber. Napakayom na lang siya ng kanyang palad. Nagsisimula na naman sila. Eto na naman sila. Nagiinit na siya at kumukulo na agad ang dugo niya kahit kakapasok na pa lamang. Umagang umaga, sinisira na agad ng mga itong mood niya. Bumuga na lang siya ng hangin sa katinanggap ang mga papeles na iyon. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang ma-stress at baka maapektuhan pa magiging kondisyon ng baby niya. Here! Nakangiting wika ng babae. Sa lapad ng ngiti nito ay halos mapunit na iyon. Padabog niya itong pinatong sa mga kamay ni Amber, dahilan para magkanda hulog ang mga ito. Mariing napapikit si Amber para humugot ng mahabang pasensya. Nakailang buntong hininga na nga siya para lang tiisin ang lahat ng ito. Pero nagulat siya nang bigla siyang sigawan ng katrabaho niya. Ano ba, Amber? Kasimple-simpleng pag-abot niya, hindi mo pumagawa ng maayos? Lampa ka ba talaga o sadyang tatanga-tanga ka lang? Palibhasa, walang ibang laman yung utak mo kundi paglalandi eh. Singhal nito sa kanya. Kagat-kagat ni Amber ang labi niya at pinipigilang sumagot. Pilit niyang kinakausap ang sarili niya at kinukumbinsing habaan ng pasensya. Hindi siya dapat magpadala ng sama ng loob.
Hindi na siya dapat sumagot pa dahil baka lumalala ng lahat, lalo pat wala siyang kakampi dito sa opisina. Natatarantang pinulot ni Amber ang mga papeles na iyon sa sahig. Sorry. Tanging lumabas sa bibig niya kahit alam na niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Kung meron man sila yun, sila yung mga mapanghusga niya mga kasamahan sa trabaho. Minsan napapaisip na lamang talaga siya kung ano ba nagawa niyang mali at ganito ang mga ito sa kanya. Wala naman siyang ginawang masama sa kanila. Gusto lang naman niya magtrabaho at magsimulang muli, pero paulit-ulit na pinapaalala naman ito sa kanya ang kasalanang nagawa niya. Pero imbes na tulungan siya, pinagtawanan pa siya ng mga employeeng nasa loob ng opisina. Pinagsisipaan ng mga kasama niya ang mga papeles na iyon na maayos sanang gustong pulutin ni Amber. Ayan! Pulutin mo lahat ng yan dahil dyan ka naman nababagay. Sa sahig, tinatapak-tapakan. Singhal nito sa kanya. Wala silang kamalay-malay na nagmamasid pala si Zyler mula sa isang gilid at kanina pa niyang narinig ang lahat. He took 2 steps palapit sa kinaroroonan ni Amber saka sinagsalita. Ano sa tingin mo ang pinagsasabi mo sa magiging asawa ko, Leslie? Maanghang na tanong ni Zyler. Seryoso ito nakatingin kay Leslie na kulang na lamang ay patayin niya ito sa mga tingin niya pa lamang. Leslie was stunned. Para siyang binuhusan ng asido sa kinatatayuan niya at unti-unti niyang naramdaman ang hapdi at sakit niyon. Shit! Si Sir Zyler, he is here at narinig niya ang lahat ng mga sinabi ko? Natataranta nitong wika sa kanyang sarili. Biglang nagsiatrasa ng mga iba na mga employee na pinagtawanan at tinignan lamang si Amber. Halos manlamig silang lahat at patay mali siya nagsibalikan sa kani-kanila mga trabaho. Sir, mali ang iniisip mo. Inulog niya yan. Binangga niya ako. Pagsisinungaling pa ni Leslie. Hoping na makalusot ang alibay niya dahil alam niya na hindi naman ipinagtatanggol ni Amber ang sarili nito. Pero nanginginig na si Leslie sa totoo lang. Kung titingnan kasi si Zyler ay para itong lulunok ng buhay. At sinasabi mo ba na bingi at bulag ako? Sa lahat ng ayaw ko sa kumpanya ko, Leslie, yun ay ang mga sinungaling. Who do you think you are para pagsabihin siya ng ganun? Are you that clean? Holy water bang pinaniligo mo para malinis araw-araw ang kaluluwa mo? Don't you even make mistakes para magsabi ka ng ganyan sa iba? Galit na nilapitan ni Zyler ang nanginginig na takot na si Leslie. Para itong daga na walang mapasukang lungga. Isa lamang ang alam niya. Mukhang katapusan na nga niya. Mess around with anyone, but not with my future wife. Sigaw ni Zyler na umalingaw nga sa buong second floor. Dinig yun ang lahat dahil masyadong enclosed ang space sa loob. Halos hindi makapaniwala silang lahat sa mga narinig nila at narinig pa nila ito mismo sa bibig ni Zyler. Who are they not to believe kung mismo si Zyler na nagsabi? Opo, sir. Sorry, sir. Sorry. Shut up. Hindi ka sa akin dapat magpaliwanag. Hindi makapaniwala si Amber sa mga narinig niya ngayon. Totoo ba ito? Did he just save her? Mukhang hindi ka panipaniwala na si Zyler ngayon na magtatanggol sa kanya mula sa pangutya ng iba. Gayong siya nga itong lagi siyang inaaway sa bahay. Gusto niyang matuwa pero iniisip niya na baka parte lamang din ito na mga kailangan matutunan ni Zyler dahil magiging mag-asawa na sila. Baka nga acting niya lang din to dahil ito ang bilin ng dali niya. Ang alagaan si Amber. Mabibigat ang bawat hakpang na tinahak ni Leslie palapit kay Amber. Labag talaga sa kalooban niyang humingi ng tawa dito sa mga nasabi niya. Ayaw niya sa totoo lang pero kailangan dahil sa nakatingin si Zyler sa kanila. Tiimbag ang ito nagsalita. Sorry, Amber. Labas sa ilong nitong sinabi. Sasagot pa sana si Amber at ibubuka niya pa lamang ang kanyang bibig nang biglang magsalita si Zyler. Very good, Leslie. You are now fired. Malamig nitong sabi sa kahinigit si Amber palayo doon. Hindi makapaniwala si Leslie. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Halos gumuho ang mundo niya sa mga sinabi ni Zyler. She is fired. Wala na siyang trabaho kung ganun. Sir, no sir, please, don't fire me. I am so sorry. Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Leslie pero hindi na siya nilingon pa ng binata. He pretended not to hear anything. Ayaw niya makarinig ng paliwanag ng isang basura. Ayaw niyang aksahin ang oras niya rito. Kung wala lang itong maidudulot na maganda sa kumpanya, then kailangan na itong mawala. Hindi niya kailangan ng mga empleyadong puro satsat at kaunti ang gawa. Dinala ni Zyler si Amber sa opisina nito. Doon pinaupo niya ito sa kabinigyan ng tubig na maiinom. Napasmirk si Amber. Sinasapian ba itong si Zyler? Kunwari pa, kala mo naman di niya ako iniinsulto. E siya nga rin tong number one. Ano bang pumasok sa isipan mo at pumasok ka pa ha? At isa pa, don't you even know how to fight back? Hayaan mo lang basta lang gawin sa iyo yun? Ganun ba Amber?
Tiimbagang natinginan siya na masama ni Amber. Sa tingin mo ba gusto ko rin ang ginagawa nila sa akin? Nakakapagod. Nakakapagod ang ganun araw-araw pero ayoko ng gulo. At kapag umangal ako, kapag binatulan ko pa, para ko na rin dinagdagan ng apoy. Ayoko ng away, Zyler. Pagpapaliwanag niya sabay iwas ang tingin sa ibang direksyon. Hindi mo rin ba iniisip ang magiging anak ko? Dala-dala mo ang bata. You should have stayed at home. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Dahil pera naman ang ginagasta namin sa iyo at sa bata. Bakit ba ang taas-taas ng pride mo? Kung gusto mong ipahamak ang sarili mo, gawin mo nang hindi madadamay ang bata. Pangaral pa ni Zyler sa kanya. And you think kailangan ko ng pagliligtas mo kanina? Na mas dalo lang silang bibigyan ng dahilan para mag-apihan ako. You think I would let that happen, ha? Huh? Parang kuting na napayo ko si Amber. So ibig sabihin ba hindi niya hahayaan para may mang alipusta pa ulit sa akin? Sa amin ang magiging anak niya. But why does he sound so concerned? O baka masyado lang ako nag-assume? Aniya sa isipan. Kung kinakailangan kitang protektahan para sa bata, gagawin ko. After all, tama naman si Dad. You are carrying a Vandos, my child. I need to protect you as much as I do for my child. Hindi maipaliwanag ni Amber kung anong mararamdaman niya. Matutuwa ba siya o ano? Pero ayaw niya muna magpadala sa mga salitang ganito. For sure, ginagawa lang ito ni Zyler dahil ito ang responsibilidad na nakaatang sa balikat niya. Kahit sino naman siguro gagawin to kung sakaling nasa posisyon. Hindi siya dapat na mag-assume ng mga bagay-bagay. Ilang segundo pa silang natahimik bago muli nagsalita si Zyler. Are you okay now? Ano nararamdaman mo? Sunod-sunod na tanong nito. Pakiramdam to rin ni Amber ibang taong kaharap niya ngayon. Parang hindi si Zyler. Gusto niya itong hawakan sa liig at sa noo para i-check kung nilalagnat ba ito. Dahil bigla-bigla siya nagiging kalmado at concern. Hindi na nakasigaw. O baka naman may masama itong nakain. Okay lang ako. Hindi naman ako napano. Maiksing sagot ni Amber. Ipasusundo kita dito kay Selena. Umuwi ka at magpahinga. Huwag ka nang babalik pa dito kahit para man lang sa bata. And don't worry. Ako nang bahala magbigay ng disciplinary action sa mga empleyado ko. Natigilan si Amber. Huwag mo na silang bigyan ng parusa. Nagsalubong naman agad ang kilay ni Zyler sa mga sinabi nito. I don't need anyone's opinion. Amber, I decide on my own. Hindi ko kailangan ng opinion mo. I will punish them for their misbehavior. Huwag mong masyadong isipin na pinagtatanggol kita. Pagkaklaro pa nito. Napairap tuloy si Amber sa kanya ito sinamaan ng tingin. E di wag. Kala ko naman naging mabait na. Baka nga tinamaan lang ng hangin. Wika ni Amber sa kanyang isipan. Ayusin mo ang sarili mo. Baka isipin pa ni Selena anong ginagawa ko masama sa'yo. Reklamo pa ni Zyler. Kahit labag sa kalooban niya, naglabas ng hairbrush si Amber sa kanyang sinuklay ang mahaba niyang buhok. Kulay light brown iyon tataral din ang kutulad ng hazel brown color niya mga mata. Bumabagay sa kutis niya. Lalo siyang pumuputing tingnan. Hindi maiwasang mapatingin si Zyler kay Amber habang sinusuklay nito ang kanyang buhok. Lalo kapag sumasayaw sa hangin ng buhok nitong makintab. Ang lakas makadagdag ng kagandahan niya. Nang mapansin niyang napapatitig siya sa dalaga, mabilis niyang iniiwas ang kanyang tingin. No, you cannot like her. Hindi. Pilit na sinasabi niya sa kanyang sarili. He cannot just like anyone. Kaya nga siya paiba-iba ng babae at hindi siya nawawalan nun. Ayaw na niyang magseryoso. Kaya lang naman siya pumayag sa kasalay para sa anak niya at para na rin sa magiging mana niya. Hanggang doon lang yun. Hindi pa pinapanganak ang babaeng magpapatibok ulit ng puso ko. Aniya sa isipan. Dahil sa madalas sa pagsasama ni Amber at Zyler, mahulog kaya ang loob ng binata sa dalaga o ng dalaga sa binata? Magkasundo pa kaya sila o mananatiling parang aso at pusa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.